Diyos ko, akala ko malapit lang itong ano, nalakarin, malayo din pala. Too late, nandito na ako. Nilakad ko na talaga. Okay, natapos din ako sa HR. Nakuha ko na yung aking secondary ID para sa aking klase. And then, natanggap ko na rin yung bagong offer letter. Yun, pinapirma ako kanina. Wala man lang explanation kung anong gagawin ko. Basta ang nakalagay dito is starting date daw, December 10 agad. Grabe. Which is bukas may pasok ako. Ibig sabihin, 10 na noon, kinabukasan, kalalabas ko lang galing trabaho. Wala pa akong tulog noon. Ang school ay, ang klase ay all day. Pucha. Baka akong himatayin dun bukas. Kaya kailangan ko uminom ng maraming kape bukas. And then, hindi pa lang ipinaliwanag sa akin kung, ang tawag dito, papasok ba ako ng, sa loob ng, halimbawa, the whole time. Hindi ko kayang pagsabayin ang clinical sa school, tapos clinical pa rin dun sa, ano, sa gabi. My God, di ba sila nag-iisip? Ba't ganun? Ako pa talaga magtatanong sa kanila. So, bukas, is that bukas? No, not bukas. Pagpasok ko sa school, kailan ba yun? Sa 10, tatanungin ko sila. Hindi po pwede itong, kapatayin nila ako. Mag-aaral ako, tapos magtatrabaho sa gabi. Which is 12 hours. Tapos, 8 hours na klase. Wala na akong tulog. Araw-araw yun ha, nagagawin ko mag-aaral. Oh my God, di talaga sila nag-iisip. Tatanungin ko sila, hindi po pwede. Sabihin ko sa kanila, hindi ko kayang mag-aral na clinical at magtrabaho para ng clinical sa gabi. Dalhin itong dummy ID ko at saka yung isa kong ID. Dalawang kakailanganin kong ID. Ang ipang-i-scan ko, yung isa kong ID talaga. Tapos ito, kailangan lamang ipakita dun sa teacher, kumbaga. Yun. Yun, simula na ako ng aking klase. Pag natapos ko na itong program na ito, mag-i-enroll na ako sa, yun nga, sa college. Yun, itutuloy ko na para masimulan ko na yung aking prerequisite. Pa pala yun yung pinakang offer letter ng sahod ko. Kasi nakalagay pa rin yung old na pasahod nila sa akin eh. Kasi papalitan nila yung pasahod. Yes. Excited na ako kung magkano yung papasahod nila sa akin. Yun. Ang nakakatuwa dito sa trabaho namin ito, kahit saan naman, may mga differential siya. Halimbawa, halimbawa lang ha, ang sahod mo ay, for instance, $10 per hour. May mga differential, lalo na sa kagaya ko na nagkatrabaho ng 12 hours. Merong differential sa first shift, second shift, third shift. Malaki yung second and third shift na pasahod. Yun. Kaya pag natapos ko na itong program na ito, ay mas malaki na yung sasahurin ko. Yun. And mas malaki pa yung magiging differential ko. And what more pa, pag talaga nakagraduate na ako at naging isa na akong ganap na nurse, mas malaki lalo yung aking maging sahod at mas magiging malaki lalo yung aking differential rate. Yun, grabe, I'm so excited. Kumbaga nga lamang is nakaka-stress talaga ang pagiging nurse, pero worth it naman kapag ikaw ay naging isang ganap ng nurse. Worth it yung pasahod talaga, grabe. So yun, one day darating din ako dyan. Ngayon pa lang, oo, nurse na talaga ako ngayon. Kumbaga nga lang, hindi pa ako licensed. Kumbaga, yun. Kung anong ginagawa ng mga nurse, yun nga. Ginagawa ko na din. Kumbaga. Kumbaga nga lamang, ispatungo pa lamang ako dun sa pat na yun na nag-aaral ako para maging isa kong ganap. Para maging isa kong ganap na license. Kumbaga, maging isang certified. Ganyan. Kasi, yun kasi ang kaibahan kapag hindi ka certified. Kapag hindi ka, anong tawag dito? Kapag wala kang license, yung pasahod sa'yo ay malaki ang pagkakaiba, malaki ang kaibahan, maliit yung pasahod, kumbaga. Kaya kung nakagraduate ka na, naging isa ka ng ganap na nurse, naging isa ka ng, yun nga, certified license, certified nursing assistant, LVN, or RN, yan, malaki na yung pasahod. Alin man dun sa ano, mamili ka dun sa tatlong yun. Kung maging LVN ka, malaki pa rin ng pasahod. Kung maging RN ka, malaki pa rin ng pasahod. Yun. Kumbaga, konti lang ang differential ng LVN at RN. Kumbaga. Pero, yun. Basta,
mayroong pagkakaiba yung dalawa ng pasahod. Kasi nga, or may, hindi na rin kasi tinanong ko yung ibang mga LVN, halos pareho lang sila ng sahod, LVN at RN. Pareho lang sila din ng sahod. And then, pag may experience ka pa, mas lalong malaki yung pasahod. Siyempre, kapag baguhan ka pa lamang at nagsisimula ka pa lamang, wala ka pa talagang ganung hindi pa ganun kalaki yung rate mo. Kumbaga, lalo na kapag first time nurse ka pa lamang, yun, yung sahod mo is maliit pa lamang. Yan. Pero kapag ikaw ay tumagal na, years and years with experience, at lumipat ka ng ibang mga trabaho or nanatili ka sa pinagtatrabahuhan mo, yung rate mo is talagang automatic na mag-iiba na. Yun. And then, every states din, magkakaiba pa yan ng presyo. Kapag lumipat ka ng ibang states, malaki din ang pasahod. Kagaya ng California, malaki ang pasahod. New York, alin pa yung malaki ang pasahod? Nakalimutan ko na eh. Basta mag-research ka. Kung ikaw ay isang nurse, mag-research ka kung saan malaki yung pasahod. Yun nga lamang, kapag ikaw ay nakatara sa California, mahal din ang California. Mahal ang California, Diyos ko, ang bahay doon. Baka 2,500 na ngayon, 2,600 na ngayon ang upa ng bahay. Grabe. Dahil nung nandun ako, matagal ng panahon, ang upa namin, nakakakita pa kami ng 1,400, 1,500 na bahay na yun, buong bahay na yun ha. Pero ngayon, hindi ko na alam kung magkano. Depende pa rin sa liquidation ko. Ikaw ay nasa San Francisco, mas lalong mahal doon. LA, ganyan, mas lalong mahal doon. Yun. I mean, saan pa mahal? New York, napakamahal din ng New York. Diyos ko, ang late pa ng mga dyan, apartment. Tapos ang hirap pa ng parking. Maganda nga naman talaga sa New York daw, pero grabe naman doon ang mahal ng ang cost of living, kumbaga. And then, basta matraffic, magulo, yun. Kaya maraming nurses dito sa Texas kasi walang masyadong tax at saka medyo mura pa yung, hindi naman sasabing murang-mura, kumbaga medyo mura pa yung cost of living. Makakakuha ka pa ng bahay na $1,000, pwera pa yung tubig at ilaw at saka yung mga kung ano pang dagdag na expense. Pero pag pinagsama-sama yun, pumapatak pa rin ng mga $1,300, $1,500, yun. Oh, so yun lang, good luck to me. Sana makapasa ako sa estates exams kasi kailangan ko para na sa estates exam. Ang kagandahan eh, kaya nga kami ipiprepare para doon. Yung school na to, iti-training kami para doon, tutulungan kami mag-review para kailangan pasahan. Yun, makapasa ka doon sa school and then makapasa ka pa rin doon sa state exam. Yun, good luck for me. Huh, I'm so excited. Yay! Bye!